Hello again mga kadi, it's me again, Donski. May kunting i-DIY naman tayo na nakakatulong sa inyo. Kasi ang gawin natin ngayon ay magtanggal tayo ng ating IACV at PCV valve para linisin. So sa mga nakakaalam dyan, chill lang tayo, at sa mga hindi pa nakakaalam, panoorin mo ang video ito para to sa iyo. Para malaman mo kung paano magtanggal ng IACV o magpalit at maglinis ng ating PCV valve. So first, ang gamitin natin ay mga kunting gamit lang tulad nitong star screw, kasi naka-screw bolt yung ating IACV. At saka itong long nose pang tanggal natin sa hose clip. At most especially, itong ating carb cleaner, ito lang ang mayroon ako. Pero pwede rin, kung mas better kung mayroon kayong throttle body cleaner or WD-40, o kung wala, pwede rin gasolina na lang. Pero dapat itong gasolina ang gamitin, gumamit kayo ng yung mga pinagumaang toothbrush nyo para marinis yung ating IACV. Kasi nga yung gasolina, hindi mo siya maipipressure tulad itong mga nakabuti o nakalata, may pressure siya, so matanggal talaga niya ang mga carbon, mga dumi-dumi. So first mga kadi, huwag natin kalimutan na itong ating unit ay electronics. So para safety yung ating trabaho, every time na magkaliko tayo sa ating unit o sa ating engine, first, tanggalin natin yung battery para iwas disgrasya o mga grounding din. At pangalawa, buksan natin yung ating passenger side at saka yung sa driver side. Kasi yung ating IACV nakatago dito sa ilalim sa may gilid ng ating throttle body. Yun, ito ba? Ayun, sumalasan lang. Itong yan, ito. Ito yung ating IACV sa gilid ng ating throttle body. At ang ating PCV naman nasa ating crankcase ng engine. Ito yung tinatawag na PCV. So, ang gawin natin para hindi tayo mahirapan pagtanggal ng IACV sa gilid ng throttle body, tanggalin mo natin itong air filter at saka itong hose at pati itong kanyang hose dito para hindi tayo mahirapan. Hindi lang mga kadi, ha, tanggalin ko muna. So ito na mga kadi, sa tanggal ko na itong clip ng hose dito, ang gawin nyo sa hose, hatakin nyo lang ito. Ayan. Tapos, yung star screw dito, isa dito at saka dun sa ilalim sa may throttle body natin. Ayun, nalawagan ko na yan. At huwag kalimutan pala itong isang sensor ito, tanggalin ito kasi nakalagay dito sa gilid ng ito. Tanggalin yung kanyang sakit para pagtanggal nyo ito, hindi siya mapuputol kasi may wiring to dito. Saglit lang ha. Ayun nga pala mga kadi, sa pagtanggal pala itong takip ng ating air filter, may clip sa gilid, ito lang gawin nyo. May tatlong apat na clip to dito. Tanggalin nyo lang to para matanggalin itong takip ng ating clip, ng air filter. Ito isa. Ayan. At saka, okay yan, tanggal na yan. So, atakin muna natin to para matanggal natin ang takip at saka ang air filter. So, ito naman kanina. Tanggal ko siya. Ito niya ang kanyang takip at saka yung kanyang hose. Kunin natin to. Safety. Ito yung itong hose. Lagay natin sa gilid. So andyan sa ilalim yung ating ito, yung ating IACV. May tatlong screw bolt yan mga kaibigan o kadi, dito sa taas, sa gilid at sa ilalim. So luwagan ko muna para matanggal natin. Check it lang ha. So ito na mga kadi, since na luwagan ko na itong kanyang IACV, first, bago natin yung tanggalin, huwag kalimutan na may sakit yan dito sa gilid niya.
Naka-clip yan, pinpis. Pinutin nyo lang yung clip at hatakin para matanggal itong kanyang clip. At saka tanggalin natin itong mga naiwang screw bolt dito. Kita ba? Sige, tagal yan. Tanggalin ko muna. Mahirap pala mag-isa kasi walang naghahawak ng cellphone. So, ito na mga kalis. Isatanggal natin yung tatlong screw bolt. Tatakin nyo lang itong ICB yan. Ingatan nyo lang na maiwan or mawala itong kanyang rabia sa loob. Ito may... Ito. Ito yung kanyang rabia. May rabia kasi dito baka... baka maiwan o kaya mawala nyo. Ingat lang tayo mga kadi ha. Importante kasi ito. So sisatanggal natin yung ICB dun sa kabila. Dito na naman tayo sa ating PCV. First may isang clip to dito. Luwagan natin para mahatak natin itong hose. Saglit lang ha. So ito na mga kadi. Since naluwagan ko na, napataas ko na yung kanyang hose clip ito. Hatakin nyo itong hose pag ganito pataas. Yan. At saka pagtanggal itong ating PCV, hatakin nyo lang din palabas, kunting alog lang. Kunting alog, hatak, alog, hatak. Ayan, tanggal na. Ito yung ating PCB. So mga kali, ito na yung ating PCB at saka ICB. Ito yung ating ICB. Medyo malinis pa itong aking ICB. Kasi nga, once a month, nililinis ko talaga ito. At saka ito ang ating PCB. Okay pa naman siya, pero nililinisin na lang natin. So, gamitin ko itong carb cleaner. Panlinis ng ating ICB. Sa paglinis ng itong ICB, isprayan nyo lang ito yung mga spring. Yung kung marami talaga siyang carbon, isprayan nyo yung isprayan. Pagkatapos, gamitan nyo itong toothbrush. Hindi naman ito masilan yung ating ICB. At siguruhin nyo lang, sa loob nito may mga maliliit na butas. So, linisan nyo lang talaga yan para at least hindi magbara yung mga carbon, may mga carbon deposit kasi dyan. Kaya ilinisin nyo lang na mabuti kasi ito ang nag-control ng ating hangin. I-explain ko mamaya kung anong trabaho nito. At saka itong ICB, hindi naman ito basta nasisira. Pagka tanggal nyo, alugin nyo lang. Pagka umalog pa siya, ibig sabihin yan, okay pa yan siya. Kung hindi naman umalog, linisin nyo lang kasi nga mayroon siyang piston to sa loob na tinutulak to sa hangin. Ito yung taas baba ng control ng hangin sa ating crankcase. Linisin ko muna. Pagkatapos, i-explain ko sa inyo kung ano ang trabaho ng dalawang ito. Sagit lang mga kadi ha. So, ito lang mga kadi. Sa tapos ko na linisin, ang ginawa ko at binuguhan ko sa dito ng carb cleaner. Konting toothbrush lang para matanggal yung mga dumi-dumi sa loob. At nilinis ko talaga siya. Binugahan ko dito sa loob yung mga konting butas para matanggal at matanggal talaga yung mga carbon deposit diyan sa loob. At saka itong ating PCB, bugahan nyo lang dito sa loob. Bug at loob at saka dito sa baba. Pagka may laman na konting alugin nyo lang. Tak-tak, buga ulit hanggang sa maramdaman nyo lumakas yung kanyang alog. So, bago natin ibalik ito sa ating engine, kasi nga, chemical yung ating in-spray, patuyuin muna natin ng mga 5 to 10 minutes bago natin ibalik. So, ituturo ko muna sa inyo kung ano ang mga trabaho nitong ating ICB at saka PCB. Ito pala itong ating ICB or Idle Air Control Valve. Excuse me. Ito yung nag-control ng ating hangin papasok sa ating intake manifold. Kasi nga yung ating throttle body may butterfly yan sa gitna na pag hindi tayo nakaapak sa accelerator cable, sasara yung butterfly. So pag wala itong
IACV, mamamatay yung ating engine. So ang ginagawa nitong IACV, pag hindi tayo nakaapak sa accelerator, sasara yung butterfly, yung ating throttle body may sa harapan, may butas yan sa gitna. Saglit lang, i-pause ko muna, ipakita ko yung butas ha. Ito yung sinasabi kong butas mga kadi, sa harapan ng ating throttle body. Dito papasok ang hangin, papunta sa ating IACV. So, ang ating IACV, siya ang magkukontrol ng hangin kung gaano kadami ang ipasok niya sa ating intake manifold para hindi mamatay yung ating engine. So, yung mga kadi, nakita nyo kung saan dumadaan. So, pag sira ng ating butterfly, dadaan doon sa butas yung hangin. So, ang ginagawa nitong ating IACV, kasi nga itong IACV natin, na ito electronic, na may electronic to sa loob na iikot siya para hilahin niya to, taas, baba, taas, baba. Ito yung nagkocontrol ng hangin kung gaano karami ang ipasok niya sa intake manifold natin na para kahit hindi tayo nakaapak sa accelerator, siya yung magbibigay ng hangin papunta sa ating intake manifold para kahit hindi tayo nakaapak sa accelerator, mag-a-ideal yung ating sasakyan. So, ang isa sa mga dahilan nito pag ito ang sira ng inyong unit or madumi na or sira na talaga, ay mararamdaman nyo kapag hindi kayo nakatapak sa accelerator, mamamatay yung inyong engine. At saka kahit naka-stop kayo, kahit umaandar siya, halimbawa umaandar siya, pag on mo ng aircon, mamamatay yung engine mo kasi nga hindi sapat yung hangin or hindi nakasupply yung hangin ng IACV papunta sa ating intake manifold para mag-provide ng hangin para hindi mawala yung ideal ng ating engine. So pag madumi ito, sasara dito sa daanan ng hangin papunta sa ating intake manifold, wala, magtaka ka na mamamatay ang makina mo, walang ideal, pag on mo ng aircon, namamatay, o kaya sa traffic light, naka-stop ka, tapos pag apak mo ng preno, magpunta ka ng reverse, mamamatay. So magtaka ka talaga kung anong problema ng unit mo. So first, bago mo muna kalikutin yung kahit anong makina, unahin mo muna itong IACV. At saka, konting idea lang. Bago kayo, may iba kasi na pag punta ng mga mekaniko, sabi palitan na yung IACV kasi sira. Malalaman mo ang IACV, especially sa ating hindi ipagsira, hindi na gumagana itong kanyang spring, hindi na ito tumataas baba, at saka may iba na natatanggal talaga ito. So bago kayo bumili ng ating IACV, try nyo muna linisin, pindut-pindutin nyo ito kung gumagana pa. Kasi sayang naman yung pera pag bumili kayo na hindi pa sira yung inyong IACV. At itong PCV naman, yung itong positive crankcase ventilation, ang trabaho naman ito ay siya yung humihigop ng mga excess gases or mga gasolina or gas or mga dumi-dumi na hindi naluluto sa ating combustion chamber papunta sa crankcase. So ang ginagawa na itong PCV, ihigopin niya papunta sa intake manifold. So from intake manifold, ibabalik niya papunta sa combustion chamber para lutuin. So ang problema naman ito, pag sira yung inyong PCV, masyadong mataas ang ideal ng inyong makina. Magtaka ka bakit dapat ang standard ng ideal ating makina sa 800 to 900 lang. Magtaka ka kung aabot sa 1.5, 2,000. Yun ang kanyang dahilan kasi nga sira or madumi yung PCV. At baka magtaka din kayo na magkakaroon ng kunting blue smoke yung sasakyan nyo. Baka sabihin nyo dapat ang fiber hole o palitan ng piston ring. So yun pala, ito lang dahilan. So bago pa na kayo magkalikot o magpunta sa makinik, try nyo lang linisin itong PCB. Madali lang naman. Bumili lang kayo ng mga cleaner sa auto parts. At try nyo alog-alogin. Pagka umalog pa, okay pa yung ating PCB. Kasi itong PCB at saka itong IACV natin, hindi naman ito basa-basa nasisira. Matagal naman ito nasisira. Basta linisin natin every time. Kasi ang isa lang naman sa nakakasira ito, yung mga carbon-carbon na hindi natin na halilinis. So ito na mga kali eh. Since
dry na siya, pwede natin ibalik ang ating PCB. So sa pagbalik natin ng ating PCB, mga kaibigan, ito lang. Ipo-post natin sa pabalik paloob. Ayan na, ipo-post mo lang. Ayan. Pasok na, ayan. Ngayon lang, tapos ibalik natin itong kanyang hose. Ayan. So pagkatapos, ibalik natin itong kanyang lock. Wait lang. Saglit lang mga kade ha. Walang mawak ng cellphone kasi medyo mahirap. So ito mga kade, since naibalik natin yung ating PCB at yung kanyang hose at yung kanyang hose clip, doon naman tayo sa kabila. Ilagay naman natin yung ating IACV. Saglit lang mga kade ha. So ito mga kade, since dito natin sa kabila, ilagay natin yung ating IACV. Huwag kalimutan itong kanyang rubber kasi baka mawala nyo. Huwag mapunit nyo kasi importante ito sa ating IACV. Sakit lang ha. Pasok lang ito mga kadiin sa kanyang butas balik. Yan. Okay. So, ay pasok na. Ilagay natin yung kanyang tatlong screw bolt. Sa kita mga kadiin, ha. Lagay ko muna ha. So, ayun mga kadiin. Ibalik ko na yung kanyang PCB at saka ibalik natin ito kanyang, isaksak natin ito kanyang sakit. Ayun. Ito na yan. At saka pwede natin ibalik ito kanyang mga air filter at saka cleaner. Sigit lang ha. Ayan mga kadi eh. Ibalik natin ito kanyang air cleaner at saka ito kanyang mga lock dito. Huwag lang kalimutan na itananggal ito yung sakit sa isang sensor dito ha. Ayan. So, double check lang. Ay. Sige, may mga hindi pa na higpitan na screw bolt. Higpitan ko muna. So, ayan mga kadi. Tapos na. Higpitan ko na itong dalawang screw bolt sa ating hose sa aircon. Sa aircon, sa air filter. I-double check na natin kung para make sure lang. Yung mga harness na ating wire. Sa PCB. Para make sure na wala tayong nakalimutan. So, ang last, ibalik natin yung kanyang battery para mapaandar natin. Saglit lang mga kadi ha. Ibalik ko muna yung kanyang battery. So, ito mga kadi, since ibalik natin yung kanyang battery, pwede natin siya paandarin. Medyo ginabi na tayo. Wait lang. Mga kadi, sila simpi-simpi lang yan, ang pagtanggal ng ating PCB at paglinis ng ating PCB at saka ganyan rin pagtanggal ng ating IACV at paglinis o usira na pagtanggal at pagtalot ganoon rin sa ating PCB. So mga kadi, sana may nakuha kayo ulit sa aking punting knowledge na i-share sa inyo. At maraming salamat sa lahat, lalo na sa mga subscribers natin dyan. Sa mga hindi pa napag-usun, nakapag-subscribe, i-subscribe naman yung ating channel para titutuyo sa sunod ating mga video ko.
So yun lang mga kadi. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless.